Konting harvest, 73 kilos good. Segunda 14. Dito sa ating Ampalaya. Yan, so lahat ng bago. No, so, selection harvest ng ating Ampalaya. Daming damo na guys. No, so, ito yung mukha sa huli, na huli natin sa pagtanim. Again, may mga pinapahabol pa tayo. O dito yung mga motora lang daw. Kana ko motor oh, balik-balik lang. May mga maliliit toy-toy. So, yung mga na-harvest natin ay mostly selection. Ikuha na nila timbangan, di ha? Ada-ada dito. Wala pa siguro na human. Harvesting doon sa pipino, guys. No? So, dito, may mga maliliit. Mga tayo makikita. Again, grabe yung problema natin dito. Pero again, laban lang. Pinapatuloy natin. Instead, bunutin. So, ginawa natin ay nag-replace tayo ng replace. Tapos, yung pag-spray natin, yung schedules, schedules na talaga. At least, meron tayong na-harvest konti. Dito sa baba, ito yung update guys. Again, pinapakita natin to, hoping makabigay ng aral. No, lalo na dun sa mga baguhan, dito sa pag-aampalaya. No, so, may mga maliliit, may mga, kung mapansin nyo yung mga nawala, namamatay, mga binunot natin yan dahil bading. No? So tapos nag-replace tayo, may mga okay, meron ding bading kasi yun nga yung ganito pala ang mangyari, grabe yung hawaan. No? So dapat paano maiwasan, so dapat yung pag spray mo ay mas madalas, no? So may mga replacement tayo ganyan. Dito marami yung wala, no? Tapos itong mga nauna meron pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pagkabading. Meron namang naging okay, so kaya ginawa natin instead bubunutin lahat, so pinagpatuloy natin. So may mga portions naman dito na okay, no? So maliban dyan, meron din tayong inihandang pang replacement, no? So itatanim natin yan later, direct seeding din dito, kasi yung mga pahabol natin mayroon din akong ano doon, pagkakamali, no? So hindi ko din nakitaan sa pag-spray. Abnormal talaga. Kasi tinry ko yung ano. Ano ba talaga? Tapos again, may mga di naman lahat yung ganon. May mga portions na okay. O, kaya ayan. No? So ang ano lang dito is iba-iba yung edad. No? Iba-iba yung edad. Dito, medyo okay. So may makikita na tayong ganyan. No? So dito yung mga nauna, dito talaga yung penetration sa simula. No? Tapos sumawa doon kasi yung nga yung issue natin is yung spraying schedules. No? So may mga portions na okay. Ha? So again, practical tips when is failure a failure? No? May failure ba dito sa pagpa-farming? Daming failures. Kaya ito yung mga aral natin. Ah, dito sa maikli yung distance between rows. Ayan.
kasi mostly dyan ay okay. So makikita mo, ito yung mga tinira nating okay, yung mga nagilo, mga binunot, and yung mga bading. Tapos replace pa rin tayo ng mga maliliit. Nga, yung frequency ng schedules natin sa pag-spray dito, binago. No? So dito yung mga okay, as expected, maganda yung pagbunga. Pero again, di natin ito binitawan considering di natin malalaman kung ano yung issues pag di natin rin-resolve. So kaya instead mag-give up, sinubukan natin. Pero again, dito yung assurance na 100% maski yung mga pinag-replace natin ay okay. Kasi nga, dito pala, shout out LM Chain Integrated Farming and Techniques. No? So dito medyo may mga okay. Pero again dyan, may maraming hindi. Pero mayroon tayong replacement. So tanong, assurance ba na yung replacement natin ay hindi maging bading? Hindi pa rin. No? Kasi yung infestation ng bading ay andito na sa area. No? So best nito is bubunutin lahat, clear yung area, tapos tanim ulit. Pero di ko ginawa yon, considering sayang, no? Kasi meron namang okay, based sa numbers, medyo marami-rami pa naman yung okay, kaysa bubunutin ko lahat, kukompromise at sa-sacrifice ko lahat, so maging 0-0 na ako. Kaya practical, dito of course, di na tayo nag-expect ng maramihang harvest. Sa akin is just for survival, no? Survive lang ay kumbati na, no? So far, meron namang mga okay, pero still andun pa rin si bading, no? So kahit anong variety guys, dinapuan ng pagkabading, kasi yun nga, yung issue dito is yung ang mali dito is yung management natin. Yung relax lang yung spraying. Dito sa second practical tips, ganito pala. Dito sa mga areas na binabalikan, dapat ibahin mo yung management mo. So, thank you sa ating mga kaibigan, kay Sir Alex Ibero, Agaupino, kay LM Chin, Integrated Farming and Techniques. Thank you, sir, sa mga inputs. No, so marami pa naman to guys yung okay. Again, maraming mga namamatay dyan kasi binunot natin. Yung iniwan natin ay yung mga okay. Pero again, di pa rin yan assurance. Pero based sa mga kaibigan natin, may chance pero hindi na kagaya nung mga maliliit pa sila, no? Pag fruiting na, so iba na yung kasi medyo yung immune system nila ay medyo okay na. So kung may maging bading man, at least di na kagaya ng dati, no? So again, may mga replacement tayong pinahabol. Galaxy yan, Galaxy F1. Maraming patay, pero still, pinagpatuloy natin. Kasi again, yung sa akin is pag, di ko talaga, no? Di ko ma-resolve yung issues pag hindi ko makita o pag pinatay ko at binitawan ko na. Di ko makita yung paano isolve. So kaya ginawa natin, ito, pinagtiyagaan natin. Lumalaban, kahit mahirap, no? Maging lugi man, of course, grabe yung panahon, pahirapan. At least yung learning, yan yung importante para sa akin talaga. No? Again, sana makuna ng aral paano i-resolve. So again, dito, yung management dapat sa mga ganitong sitwasyon, second area sa pagtatanim, dapat extra careful. Yung
spraying schedules mo dapat dikit, lalo tuwing napakainit yung panahon kasi grabe yung mga kalaban natin, no? So may mga maliliit kaya yung harvest natin, of course selection pa yon, konti-konti, no? So at least meron kaysa give up natin, no? And of course dito is grabe yung internalization, yun bang realization natin na dapat ganito pala. Ay nako, no? But again, this is not the end of the world. Sa atin is every failures makes us a better farmer, makes us ibang maging napakalaking lesson, no? Tapos di basta-basta yung capital, no? So in short, mahirap pero di yan yung himbang final destination na I'll give up na ako, suko na ako. Hindi tayo ganyan. And that's life. Maski sa anong buhay, andun talaga yan. Sa atin lang isa matter of anong gagawin mo next. No? Di ba? No? So, again, maski ganito, at least meron. Kasi marami naman to. Based on numbers, marami pa naman tong mga natira. So, may chance pa rin. No? Tapos, papalapit yung bagyo. Ayan. Another boredom na naman. Another problema na naman. Ating hinahintay na mga farmers. Again, si Lord ang bahala. Dito, basta again. Sa atin is laban lang at saka patuloy lang. No, so yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer, anak. Ni Matoy ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo. Apa naig saba. Kay manuon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you. Thank you, Lord.